magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Kumusta naman ang inyong mga weekends? Kayo po ba'y nakapagpahinga? Kayo po ba'y nagnilay-nilay? O kayo po ba'y nag-enjoy kasama ang mga mahal niyo sa buhay? Hello po. Maraming salamat dahil kahit tapos na ang weekend, kahit na nagtapos na ang week, hindi pa rin natatapos ang inyong pagsuporta at pagsubaybay nitong ating channel. Thank you so much talaga sa mga taong walang sawang sumusuporta sa atin. Maraming salamat dahil lagi kayong nandyan, lagi kayong nakikinig at lagi niyong pinagkikinggan at sinusuportahan itong ating channel. Ako po si Mama Mia and ako po ang inyong tagapagkwento, syempre sa araw-araw. Pero bago yan, nais ko munang batiin lahat ng mga nag-comment. Syempre, hindi natin malalahat sa isang basahan ha, baka yung sayo bukas o the next day, ganun. Hi naman kay Lady Kim, nako ako naman talaga ay dinugo ang aking ilong nung mabasa ko ang inyong comment na pagkahaba-haba at English pa talaga. Pero maraming salamat. Hi kay Sir Reynaldo De Vera, thank you so much sa pakikinig. Hello din kay user NN8PK, Marisa Carolio, maraming salamat. Christy, thank you so much sa pakikinig, listening from the tulips and windmills land from Netherlands. Hi sa mga taga Netherlands, kumusta po kayo? Hi naman kay Yolosa The Adventure, ayan, maraming salamat. Oo, tama, yung mga nakikinig sa Season 3, hashtag 198 natin na ano na story, kapag matapos kayo nito, kung hindi nyo pa yun napakinggan, kapag napakinggan nyo yun, tapos tanong kayo ng tanong kung anong episode yung naunang part noon, nung side nung babae, nung side nung ex na binalikan, nako, Season 2 or S2, as episode 53, ayun. Hi naman kay Marilu Cabusas, maraming salamat. Judith McGovern, thank you so much sa Johanny Lee, watching from Korea. Maraming salamat. Hello rin kay Frix Magno, thank you so much sa'yo. Rose Lampil, hi Rose, from Kuwait. Charmaine Jean Piscino, maraming salamat. Reyna Maamo, thank you so much. Palagi raw siyang nakikinig sa atin. Ako, salamat naman. Nolinda Perez, maraming salamat sa yung pagkikinig. Ayun, hello naman kay Ami Amores. Ayun, si ano, Ami Amores pala ito. From Zamboanga City si Nolinda. Sabi niya ini-skip raw niya itong ating pa-shout out. Nako, kung na-skip mo to, hindi mo maririnig pangalan mo. Charot. Hi naman kay Evangeline Bautista, Rio Piano from Kuwait again, Charmaine, maraming salamat. Antonio Villanueva, Sally, maraming salamat sa'yo. Hello kay Jubiline O'Malley, maraming thank you. Wow na wow, wow. Liberty Cabonegro, maraming salamat. LV, Clarinel Miguel, maraming salamat sa pakikinig. Rosana Crisostomo, hi naman kay Leonie Hiso. Hello rin kay Marilu Sabalye. X-Watch, maraming salamat sa pakikinig. Ayan, syempre, hello din kay Wilma May Toraja. Thank you, Wilma. Ramona Gonzalez, sabi niya, maganda raw yung pangalan niya kapag ako nagbabanggit. Syempre, Ramona Gonzalez. O, di ba? Arte-arte. Merchie Vlog Bocali, Glenda Borja, maraming salamat sa pakikinig. Gringo Inca, tama po ba? Gringo Inangkob. Ayan, maraming salamat at sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you so much. Dun sa mga hindi nabate, abang-abang, baka yung inyo na pong mga pa-shoutout ang ating mababasa kinabukasan or the next day after. At hindi na natin patatagalin, andito na po ang ating paboritong programa. Ikaw po ba, hanggang kailan ka lalaban? Hanggang saan mo ba ipaglalaban kahit wala namang pagkapanalo sa huli? Eto na ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Bakit pa nga ba patuloy na lumalaban kung ang panalo ay wala namang kasiguraduhan? Dapat ba paulit-ulit tayong masaktan hanggang sa tayo ay matauhan? Bakit nga ba mahirap ang bumitaw kahit alam mong ang tao sa'yo ay ayaw? Dear Mama Mia, medyo sensitive po ang topic ng aking kwento.
Warning na po yan para sa mga magulang na nakikinig ngayon na may mga kasamang bata. Baka hindi po nila maintindihan ang aking mga sasabihin. Mama Mia, avid listener and syempre avid viewer po ako ng iyong Facebook page. At sana po maipost din itong kwento ko. Sana po mabigyan din ito ng pagkakataon na maiere dahil alam ko one way or another ay meron pong matututunan ang iba sa mga aking naging karanasan. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Joy. This story is about me and my boyfriend at kung papaano niya ako minaltrato. Mama Mia, galing po akong Visayas pero masasabi ko po na nagustuhan ko na po ang paninirahan dito sa Maynila. Nandito na kasi ako ngayon at dito na nakikipagsapalaran. Medyo may itsura po ako. Pero hindi pala basihan ang itsura para masasabi mong meron ka ng happily ever after at iingatan ka na ng taong mga ngako sa'yo ng habang buhay. Simulan natin ang kwento ko nung nililigawan pa lamang ako ni John. He was so sweet. Grabe kung mag-effort, Mama Mia. Lahat ng klase ng effort na maiisip mo ay kanyang ginagawa. Yun bang effort na hindi naman nangangailangan ng pera? Sure, meron namang mga lalaking nakakapag-provide talaga ng mga material na bagay. Pero sa kanya, Mama Mia, time at syempre ang pag-aalaga ang kanyang greatest expression of love. Palagi niya po akong hinahatid pa uwi. Walang absent yun, Mama Mia. Kahit pa nga binasted ko siya nung una niyang panliligaw sa akin, ay hindi pa rin siya tumitigil. He is very persistent, Mama Mia, at patuloy pa rin niya akong nililigawan. Kahit na lagi kong sinasabi sa kanya na ayokong mag-boyfriend at na hindi ko siya type. Ang sabi niya, hayaan ko na lang daw siya na iparamdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. And true enough, Mama Mia, pinaparamdam niya yun lahat sa akin. Pinagluluto niya ako, binibigyan niya ako ng baon na siya mismo ang may gawa at hindi yung nabibili lamang sa kung saan. Grabe talaga ang kanyang acts of service. And then later on, na-realize kong napakaswerte ko na sa kanya. Napakaswerte ko na sa lalaking ito. And I said yes to him. During the first month of our relationship, Mama Mia, yun po talaga ang getting to know stage namin. Oo, alam ko naman kasi na karamihan sa mga lalaki, kapag nanliligaw pa, yun talagang mga best from the best nila ang kanilang ipapakita. Best na ugali kahit hindi sila yun. Best na itsura kahit hindi araw-araw na ganun. Grabe kong mag-effort kapag hindi ka pa nakukuha. Mama Mia, during our getting to know stage, ay tinatago ko muna sa parents ko ang aming relationship. Pero later on, dahil sabi nga nila, wala namang sekretong panghabang buhay na tatago. Kaya nalaman din ng mga magulang ko ang katotohanan. Wala namang baho na hindi sisingaw, hindi ba? Hanggang sa nung una ay ayaw ng mga magulang ko na magkaroon ako ng relasyon. Pero pinatunayan naman ni John sa mga magulang ko na malinis ang kanyang intensyon sa akin. Hanggang sa tinanggap na rin ng aking mga magulang di kalaunan ang relasyon naming dalawa. We were both open to each of our sides, Mama Mia. Tanggap ako ng mga magulang niya at tanggap na rin siya ng pamilya ko. Birthday niya noong inintroduce niya ako sa kanyang mga pinsan na andun lang din sa lugar namin sa Cebu noon. Mama Mia, hindi naman po siya taga aming lugar noong mga panahon na yun. Nandun lang po siya para mag-aral. Pero taga-probinsya po talaga siya. Kaya naman, Mama Mia, masasabi ko na siguro nga merong mga taong meant to be. Kasi kahit nasa magkabilang panig pa sila ng mundo, ay pinagtatagpo at pinagtatagpo pa rin sila ng panahon at pagkakataon.
At nung makilala nga ako ng mga pinsan niya, Mama Mia, ay hindi naman sila umayaw sa akin. In fact, botong-boto nga sila dahil lang sabi nga nila ay madadagdagan ng mga magaganda ang lahi nila. Maganda talaga kasi ako, Mama Mia, hindi sa pagmamayabang. Maputi, sakto ang pangangatawan, at syempre, galing din ako sa matinong pamilya. Galing ako sa pamilyang may magandang background sa aming lipunan. Kaya nung umpisa ay wala namang pagbabago at wala namang masama sa relasyon naming dalawa. Masaya kami. Lagi pa rin niyang pinapakita kung gano'n niya ako kamahal. Lagi pa rin siyang nag-e-effort para sa akin. Hanggang sa tumagal ang aming relasyon. Dito ay unti-unti na kaming nagkakilala. Unti-unti nang nagkakapikunan sa ugali ng bawat isa. Hanggang sa umabot na nga sa punto na halos araw-araw na kami kong mag-away, Mama Mia. But for me, normal lang naman yun. Kasi ganun naman talaga kapag nasa relasyon ka, hindi ba? Hindi naman po si John ang first relationship ko. At sa mga friendships ko rin, nakikita ko rin na ganun naman, palaging may awayan. Kaya normal lang talaga ang paningin ko sa pag-aaway. Sa tingin ko kasi, Mama Mia, kapag nagdediskusyon kayong dalawa ng partner mo, kapag nag-aaway kayo, ay pilit niyong inaayos at pilit niyong pinag-meet in between ang pagkakaiba ninyong dalawa. Hanggang sa umabot na nga kami ng 1 year ni John. For me, Mama Mia, it was a blessing. Blessing na naging napakapalad namin na umabot kami ng 1 year. I never really thought na aabot ng first anniversary ang aming relasyon. Wala kasi akong boyfriend na umabot ng ganun katagal. Yung boyfriend ko, Mama Mia, tumatagal lang po ng 4 hanggang 5 buwan. Wala na pong lumagpas sa 5 buwan na karelasyon ko. Ang dami-dami na naming mga memories together. Siyempre, matagal din naman yung 1 year kung tutuusin. Lahat siguro ng sulok ng lugar namin noon, Mama Mia, ay nalibot na namin. Lahat ng mga magagandang lugar ay amin na pong napasyalan at syempre, nagawan na po namin ng mga memories together. Pareho po kasi kaming mahilig gumala. Pareho po kaming mahilig sa mga magagandang tanawin at syempre, mga preskong hangin. Kaya naman, sa tuwing meron kaming vacant time, yun talaga ang ginagawa namin. Lalo na kapag weekend, gumagala kami at ine-explore ang aming relasyon, pati na rin ang bawat isa at ang bawat lugar na aming gagalaan. Pero Mama Mia, nung umabot na kami ng 1.5 years, doon na po unti-unting nagbago ang lahat. Alam ko, aminado ako na kung magkaaway kaming dalawa ni John ay medyo immature ako. Childish ako, Mama Mia. Pero hindi naman yung masyadong childish talaga. Siguro normal lang naman sa mga babae yung pagiging pabebe at childish paminsan-minsan, hindi ba? Kaya lang, Mama Mia, hindi ko alam na yun parang pala ang magiging mitsa para tratuhin niya ako ng masama. Minsan po kapag magkaaway kaming dalawa ay dyan talaga kami sa gitna ng daan o sa gilid ng daan nag-aaway. Nagsisigawan. Para talaga kaming mga baliw kapag nagkakadiskusyonan na kami sa gilid ng daan at merong mga taong nagkakatinginan na. One time, Mama Mia, umulan yon ng pagkalakas-lakas at timing pa talaga yon na magkaaway kaming dalawa. Masyado kaming mainit noon sa isa't isa kahit ang lamig naman ang panahon dahil sa ulan. Sa sobrang galit ko ay hinampas ko siya, Mama Mia. Hindi ko naman po yun ugali, pero siguro napuno na ako sa kanyang bibig na matabil pa sa puwet ng manok. I was shocked that time, Mama Mia. Hindi ako shocked dahil natulak o nahampas ko siya. Mas na-shock ako sa katotohanan na nung hinampas ko siya, Mama Mia, ay ginantihan niya ako ng hampas. At sa tingin ko nga, 4 o 5 beses na mas malakas yung hampas niya kaysa sa ginawa kong hampas. Unang-una lalaki siya, Mama Mia. Natural, by physical strength, malayong malayo talaga kami sa isa't isa.
Pangalawa, malaking tao siya kumpara sa akin. Pangatlo, Mama Mia, inamba niya talaga yung kamay niya ng pagkalayo-layo. Kaya naman, nung humampas siya sa akin, ay naging malakas ang impact noon. Mama Mia, sa sobrang shock ko, ay halos hindi ako makagalaw. Siya din naman siguro ay nagulat sa kanyang ginawa dahil hindi rin siya nakaimik. Hanggang sa nagdesisyon na lang akong iwan siya doon sa daan. Kahit na mabasa pa ako, wala akong pakialam. Naglakad ako. Medyo malapit lang din naman ang boarding house ko noong mga panahon na yun, kaya naglakad ako para makauwi. And after that incident, syempre maliit lang yun kumpara sa mga pinagdaanan namin, kumpara sa aming mga happy memories, kaya naging okay din kami kinabukasan. Pero, nung agad-agad ko siyang pinatawad at agad-agad na kaming naging okay, Mama Mia, siguro dun niya na-realize na okay lang na gawin niya sa akin yun. Dun nag-umpisa ang pagiging maabuso niya sa akin. The abuse never stopped, Mama Mia. Actually, dun nag-umpisa na halos araw-araw na niya akong inaabuso. And syempre, mas lalo pa yung lumala. Sa bawat panahon na inaabuso niya ako ay lumalala yun ng lumalala. Mama Mia, whenever na nasa daan po kaming dalawa tapos nagmamaldita ako, bigla-bigla na lang po niya akong babatukan. Tapos paminsan-minsan ay bigla-bigla din niya akong hinahampas sa may likuran ko, sa may puwetan ko. Kahit pa nga may mga tao sa paligid, kahit pa nga may mga taong alam kong nag-oobserba lang sa kilos naming dalawa. Oo, tumatawa ako. Tumatawa ako dahil iniisip kong joke lang yun. Nagpapaasip ako na nagjo-joke lang kami dahil nakakahiya naman sa ibang tao, hindi ba, kapag nalaman nilang inaabuso ako physically ng boyfriend ko. Kaya nagpapaasip akong joke kahit na ang totoo ay nasasaktan ako. Hindi lang physically, kundi pati emotionally. Mama Mia, may time din yun na ayoko talaga sanang pumasok sa eskwela. Ang reason ko noon ay masyado na po akong late for that class. Masyado pa namang stricto ang aming profesor noon sa klaseng yun at sa subject na yun. Kaya ayokong pumasok dahil baka pahiyain lang niya ako sa buong klase. Sabi ko, sa next subject na lang ako papasok. Alam niyo ba kung anong ginawa niya, Mama Mia? Kinurot niya ako sa tagiliran. Doon talaga sa mga baby fats ko sa may tiyan. Hindi ko alam kung naranasan niyo na yun, pero masakit yun. Masakit yung makurot ka, lalo pat nininipisan niya ang pagkurot niya sa akin. Hindi lang po isang beses niya yung ginawa sa akin. Maraming beses pa. Kasi lagi niyang sinasabi sa akin na pumasok na ako sa klase, pero humihindi ako. Pumasok ka na. Ayoko nga. Alam mo naman yung ugali ng professor namin na yun, baka pahiyain pa ako. Sa sobrang inis niya ay pinandilatan niya ako. Kaya lang binabaliwala ko siya. The next thing I know, Mama Mia, ay kinukurot na niya ang pads ko. Humingiwi na ako noon dahil sa sakit. Pero dahil may pagkamatigas ang ulo ko, may pagka-childish nga talaga ako, ay hindi ako tumitigil sa pagsabing ayokong pumasok. Pero hindi rin siya tumitigil sa pagkurot sa akin, Mama Mia. At dumating pa sa punto na dahil sobrang sakit na para sa akin, ay gumanti na ako sa kanya. Mama Mia, ewan ko kung reasonable ba ang ginawa ko. Sa sobrang sakit ng kanyang ginagawang pagkurot sa tagiliran ko, ay nasampal ko siya nang wala sa oras. Akala ko titigil siya, but the scenario got worse. Hindi po siya nagpatalo. Nagalit siya nung sampalin ko siya kaya sinigawan niya ako. Nag-away pa kami noon, Mama Mia. Meron pang panakanakang tadyakan na nangyayari. Grabe ang away namin noon, pero alam mo naman kung anong ending, hindi ba? Talo pa rin ako. Kasi nga, napakalakas niya kumpara sa akin.
Kahit na medyo payat siya kumpara sa akin, Mama Mia, ay kakaiba talaga ang kanyang lakas at syempre matangkad siya. Iba talaga ang lakas ng isang lalaki kesa sa isang babae. And the result, Mama Mia, dahil sa sobrang away namin noon, ay meron siyang mga sugat sa kanyang leeg, which is kitang-kita talaga. Makagain talaga ng attention mula sa ibang tao. Kasi halatang-halatang namumula, halatang-halatang may mumunting dugo na lumalabas doon. Kasi kinakalmot ko siya, Mama Mia. Kinakalmot ko siya kasi hindi ko naman siya abot. Hindi ko abot yung ulo niya, yung mukha niya. Ang tanging naaabot ko lang nung mga panahon ay ang kanyang leeg. Kung siya may mga kalmot at sugat sa kanyang leeg, ako naman, Mama Mia, ay meron pong mga pasa sa aking katawan. Lalong-lalo na sa aking balikat at syempre sa aking mga hita. Ang totoo niyan, Mama Mia, hindi lang talaga halata ng ibang tao kasi after naming mag-away noon ay nag-long sleeve ako. Yung uniform ko po ay pinatungan ko ng long sleeve. Samantalang ang paa ko naman at ang hita ko naman ay hindi naman nakikita dahil slacks naman ang uniform na pambaba namin. So sa labas, makikita nilang okay lang ako dahil wala naman po akong sugat sa aking mukha. Wala namang sugat o pasa na kanilang nakikita. Mama Mia, sa labas, siya po ang kinakampihan ng ibang tao. Sa panlabas, ako po ang lumalabas na maldita, na mapanakit, na ganun. Basta ganun, ako ang lumalabas na mapang-abuso. Pero ang totoo niyan, masakit, lalong-lalo na yung mga hita ko. Mama Mia, mas malalaki po ang pasa ko doon, kaya medyo nahihirapan po akong maglakad. Pero siya talaga ang mas nakakakuha ng simpatsya mula sa mga nakakakita sa amin o sa mga mas nakakakilala sa amin. Nag-sorry ako sa kanya, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ako ang may kasalanan dahil ako naman ang unang nanampal. Nakakahiya naman talagang masampal ka sa publiko, hindi ba? Napaka-sincere ko that time nung humingi ako ng tawad sa kanya. Umiyak pa nga ako dahil sa sobrang pagsisisi ko na sinampal ko siya. Kahit pa mas nasaktan naman ako physically sa aming dalawa, ako pa rin ang nagpakumbaba. Ako pa rin ang humingi ng tawad dahil ako naman ang nauna. Pinatawad naman niya ako, Mama Mia, so I thought na okay na kami. I thought na hindi na mauulit ang bagay na yon. Pero I thought wrong, Mama Mia. Maling-maling-mali ko pala talaga na paniwalaan na magkakaayos pa kami. Kasi every time po na magkaaway kaming dalawa ay lagi niya akong kinukurot sa kung saan-saan. At kapag nasasaktan na ako masyado ay hindi po talaga ako nagpapatinag at gumaganti po ako. Hindi kasi ako sanay na sinasaktan. Maging mga magulang ko kailanman ay hindi po dumapo ang mga kamay nila sa katawan ko. Lagi lang akong pinagsasabihan ng mga magulang ko. Lagi nila akong pinapagalitan pero nunca nasaktan nila ako ng pisikal, Mama Mia. Kaya naman hindi ako sanay sa ganon, kaya gumaganti talaga ako. Sanay din ako na kapag nagbabardagulan kami ng mga pinsan ko o mga kapatid ko ay gumaganti ako, Mama Mia. Hindi ako nagpapatalo. Kahit elementary, high school, no one even dared para ibully ako dahil gumaganti talaga ako. At dahil nga mapaghiganti akong tao, ayon ang ending, away na naman kami. Sobra na naman ang pisikalan naming dalawa. Pero every time na nagkakapisikalan kami, ako talaga lagi ang lugi. Kasi babae ako eh. Siguro less than half lang po ang puwersa ko kaysa sa kanya. Tapos hindi pa ako mahilig sa sports. Normal lang akong babae na mahilig sa pampaganda, na mahilig romampa, ganun. So wala talaga akong lakas na naiipon kung pisikala ng pag-uusapan. Mama Mia, isa sa pinakamatindi naming pag-aaway ay nung nagsiselos daw siya. Nagsiselos siya dahil may nakakausap akong iba na kaklase ko.
nung nakita niya ako, Mama Mia, at nung nagkasuluhan kaming dalawa. Alam mo ba ang halos ingudgud niya sa pader ang pagmumukha ko? Mama Mia, tinulak pa niya ako at yung ulo ko ay tumama pa talaga sa pader. Buti na lang talaga at kahoy ang pader nung mga panahon na yun. Hanggang sa isang araw nag-uusap kami. Nakaupo kami noon sa may swivel chair ng papa ko. Kaming dalawa lang ang nasa loob ng office ni papa nung mga panahon na yun dahil lumabas ang papa ko at may meeting. Mama Mia, yung swivel chair ng papa ko ay made in metal. Sa sobrang galit niya tungkol sa diskusyon naming dalawa dahil natatalo siya, ay bigla niya akong binatukan sa ulo. Mama Mia, tumama po ang ulo ko dun sa metal part ng swivel chair na yun. Masakit na masakit yun para sa akin. Para talagang tumagukpok ang ulo ko nung mga panahon na yun. Kaya ang naging resulta, nag-away kami ng todo dalawa. Sobrang naging away namin. To the point, Mama Mia, na kahit nandun na ang papa ko, ay palihim pa po kaming nagkakasakitan sa ilalim. Alam niyo po ba yung dalawang magkapatid na nag-aaway tapos pinaghihiwalay na, pinagsasabihan na, pero panay pa rin ang batukan sa isa't isa kapag walang nakakakita? Ganun na ganun ang eksena naming dalawa. Hanggang sa dumating ang summer, Mama Mia. Ang totoo niyan, nung panahon na yun, nakaramdam talaga ako ng sobrang pananakit ng ulo ko. Pakiramdam ko ay halos mabasag na sa sobrang sakit ang aking ulo. Nahiya pa ako nung mga panahon na yun, nung sabihin ko sa papa ko na masakit ang ulo ko. Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit sumakit ang ulo mo? Mama Mia, sa sobrang hiya ko ay nagdahilan na lamang ako na bumangga ako sa pader. Lalong-lalo na kapag pinagagalitan ako ng mama ko. Hindi ka na bata, Joy. Dapat alam mo na. Dapat maingat ka na, napaka-careless mo naman. Laging nag sa akin noon ng mommy ko. Pero ang totoo, Mama Mia, sumakit po yun dahil sa pangalawang beses ay nag-away na naman kami at inuntog na naman niya sa pader ang ulo ko. Napaka-weirdo daw ng case ko, sabi ng mama ko. Dahil dalagang-dalaga na raw ako, pero nagagawa ko pang bumangga sa mga pader kahit na malaking-malaki naman at kitang-kita naman yung pader dahil hindi naman raw yun invisible. Pero ang totoo niyan, nahihiya po akong sabihin sa kanila ang totoong dahilan. Nahihiya po akong sabihin na ang may gawa noon ay walang iba kundi si John. Mama Mia, natatakot din po ako sa pwedeng maging reaksyon ng mga magulang ko kapag nalalaman nilang sinasaktan ako ng pisikal ng boyfriend ko. May mangilan-ngilan akong close friends na nasasabihan tungkol sa aming dalawa ni John. Tungkol sa amin. Pero hindi naman po lahat sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang sa kanila ay lagi kaming magkaaway, lagi kaming nagkakasagutan. Pero tungkol sa physical pain na nararamdaman ko sa kanya at physical abuse na ginagawa niya sa akin, lahat yun, wala akong masabihan. Kaya dumating sa punto, Mama Mia, na feeling ko depressed ako. Pero hindi ko na lang iniisip yun. Hindi ko na lang iniisip na sinasaktan talaga ako ni John. Ang totoo niyan, may mga sumasagi na sa isip ko. Siguro, hindi niya talaga ako mahal, ano? O siguro naglaho na ang pagmamahal niya sa akin, kaya niya ako nagagawang saktan? Siguro din, Mama Mia, isa din sa mga rason kung bakit siya patuloy na nananakit sa akin ay yung katotohanan na kailanman ay hindi ako umiyak sa harapan niya dahil sinaktan niya ako ng pisikal. Kapag nasaktan kasi ako, gumaganti lang ako. Ganun lamang. Tapos, mas iniisip ko po lahat ng mga good memories na nangyari sa amin. Lahat ng mga magagandang memories na pinagsaluhan namin, yun po ang nagpapatatag sa akin. Yun po ang nagpipigil sa akin para hiwalayan siya. Mama Mia, hindi ko na po pinapansin kahit yung close friend ko na lalaki. Kasi ang sabi niya, Mama Mia, baka daw
boyfriend ko yun. Baka daw other man ko yun. Yun po lagi ang ikinagagalit niya. Yung aking friend na lalaki na kapag kausap ko ay selos na selos siya. Sa mga pagkakataong ganun, Mama Mia, na nagsiselos siya, pakiramdam ko ay mahal na mahal ako ng boyfriend ko. Pakiramdam ko ay hindi niya kayang mawala ako sa buhay niya, kaya takot na takot siyang makipag-usap ako sa lalaking yun. Kaya iniiwasan ko ng boyfriend ko na yun, Mama Mia. Hanggang sa isang araw, ay pinuntahan ako nung kaibigan kong lalaki. Itago na lang po natin siya sa pangalang Lloyd. Pumunta siya sa boarding house ko. Gulat na gulat ako noon nung pagbuksan ko siya. Lloyd, anong ginagawa mo dito? Hindi kasi bawal dun sa boarding house ko, Mama Mia, na magkaroon ng bisita kapag umaga pa hanggang alas 5 ng hapon. But beyond that, hindi na po pwedeng pumasok ang bisita, lalo kung lalaki. Kumusta ka na, Joy? Iniiwasan mo ba ako? Tanong niya. Hindi naman kita iniiwasan. Ano ka ba? Busy lang talaga ako. Pagdadahilan ko pa. Hindi, iniiwasan mo talaga ako eh. Siguro si John ang dahilan, ano? Yung boyfriend mo? Yumuko ako, Mama Mia, dahil hindi ko na magawang magsinungaling sa kanya. Nagsiselos ba siya sa akin? Di ba nauna akong maging kaibigan mo kaysa sa makilala mo ang lalaking yun? Bakit mo ako iiwasan? Umiiwas ako, Lloyd, para wala nang gulo. Para wala nang masyadong masabi ang ibang tao, lalo na siya. Mama Mia, dahil ginulat ako ni Lloyd nung araw na yun ay hindi po ako nakapagbihis ng maayos. Hanggang sa mapansin niya ang mga pasa sa aking balikat. Ano yan? Ano yung mga pasa na yan? As usual, nagsinungaling na naman ako. As usual, yung clumsiness ko na naman ang sinisisi ko. Na porke nadapa ako, tumama sa kung saan at kung ano-ano pang dahilan. Pero hindi naniwala si Lloyd. Matagal na kitang kaibigan, Joy. Kilala kita. Hindi ka ganun ka-clumsy. Nung magkaibigan tayong dalawa, kung hindi pa kayo ng jowa mo, hindi naman ako nakakakita ng mga pasa sa iyo eh. Kaya ba malimit na nagja-jacket ka o naglo-long sleeve ka sa school? Dahil ayaw mong ipakita sa amin yung mga ganito mo? Sinasaktan ka ba ng boyfriend mo? Tanong niya. Hindi, hindi niya ako sinasaktan. Ano ka ba? Anong klaseng pag-iisip ba yan, Lloyd? Alam mong hindi maganda sa isang lalaki na nananakit ng babae, hindi ba? Mama Mia, doon na ako bumigay. Alam mo naman ako, Lloyd, di ba? Alam mo naman ako na paminsan-minsan ay physical din akong tao. Kapag nga tumatawa tayo, nahahampas kita ng malakas, hindi ba? Pagbibiru ko pa sa kanya para pagaanin ang aming pag-uusap. So kapag nasasaktan mo siya, gumaganti siya, ganon? Oo. Pero kasi ako naman talaga ang may kasalanan eh, sabi ko. Alam mo, pinagtatanggol mo lang, yung mokong na yan. Buti pa, hiwalayan mo na yan. Buti pa, iwanan mo na yan. Walang magandang na idudulot yan sa'yo. Sinasaktan ka na nga, oh, tapos kumakapit ka pa talaga sa relasyon ninyong dalawa. Mama Mia, hindi ako nakinig kay Lloyd. I insisted na mabait si John. I insisted na natitrigger lang siya dahil sa kamalditahan ko at sa pagiging physical ko. Sinabi ko rin kay Lloyd na marami na kaming mga good and happy memories together ni John, kaya hindi ko na magagawang iwan siya. Mama Mia, paminsan-minsan, alam ko rin na mali ang mga ginagawa ko. Kaya lang iisipin ko pa lamang na iiwasan ko na si John at maghihiwalay kami ay parang hindi ko kaya. Biglang pumapasok sa utak ko ang lahat ng pinagdaanan naming dalawa. Kaya naman, Mama Mia, mula noon ay nakiusap ako kay Lloyd. Nakiusap ako na kung pwede ay iwasan na niya ako. Na kung pwede, huwag na niya akong pagbalingan pa ng pansin. Pero bago pa makaalis si Lloyd, Mama Mia,
ay biglang dumating si John. Alam niya kasi na po pwedeng dumalaw sa boarding house namin kapag medyo maaga pa. Nung makita niya si Lloyd ay binati lamang niya ito. Pero nung bumaling ang tingin niya sa akin, ay biglang tumalim ang kanyang mga mata. Mama Mia, nagsalo pa kaming tatlo noon sa pagkain. Ewan ko ba, pero parang hindi ko maintindihan ang atmosphere sa pagitan naming tatlo noong mga panahon na yun. Hanggang sa mag-aalauna na. Si John nang nag-open ng topic na baka gusto nang umuwi ni Lloyd. Lloyd, baka may gagawin ka pa. Baka gusto mo nang umuwi. Si Lloyd naman, Mama Mia, ay umaayaw. Si Lloyd naman ay laging sinasabi na hindi raw siya busy at talagang inilaan niya ang araw na yon para mag-catch up kaming dalawa. Pero since nandito ka dyan, pwede na rin tayong tatlo ang mag-catch up. Since boyfriend ka nitong kaibigan ko, kaibigan na rin kita. At sana, kaibigan din ang tingin mo sa akin. Sana wag mo akong pagselosan, sabi ni Lloyd. Ngumiti naman si John sa kanya, pero nung hindi na makatingin sa amin si Lloyd, ay pinandilatan ako ng mata ni John. Mama Mia, natatakot na ako sa mga panahon na yun. Pero hindi umalis si Lloyd hanggat hindi umaalis si John. Ang ending, sabay po silang umalis ng boarding house ko. Ang ending, sabay silang umuwi. Mama Mia, ganun na ganun ang naging setup namin noon. Si John ay palagi niya akong sinasaktan pa rin kapag nag-aaway kami. Si Lloyd naman ay lagi niya akong kinokonsol at pinapayuhan na dapat ay umalis na ako sa relasyon naming dalawa. Hanggang sa dumating ang aming second anniversary ni John, Mama Mia. Meron siyang ginawang sorpresa sa akin. May pabulaklak pa siya, tapos may pa-chocolates pa siya, may parigarigalo pa siyang kwintas at dun niya talaga binigay lahat dun sa aming classroom kung saan marami akong mga classmates na nakakakita. Kilig na kilig naman ang lahat, Mama Mia. Yung iba naman ay sinasabing sana all. Napakaswerte ko raw. Ang hindi nila alam, Mama Mia, ay hindi naman ako maswerte. Ang hindi nila alam ay malas ako. Kasi lagi akong sinasaktan ng pisikal ni Lloyd. Pero siguro normal lang sa ating mga babae yung kiligin sa mga ganong klaseng gestures, Mama Mia. Lalo na nung kumakanta pa talaga si John para mag-alay ng awitin sa akin. Kilig na kilig ang lahat. At ako ay hindi ko na rin naiwasang kiligin. Hanggang sa isang gabi, Mama Mia. Isang gabi, nag-away kaming dalawa ni John. Maliit na away lang yun, pero lumaki ng lumaki dahil nga namimisikal siya at gumaganti ako. Hanggang sa nasuntok na niya ako sa labi. Dumugo pa noon ang labi ko, Mama Mia. And I told him na ipapablutter ko na talaga siya dahil grabe na siya kung manakit sa akin. Mama Mia, umalis siya. Umalis siya matapos kong sabihin na ipapablutter ko na siya at ipapapulis ko na siya. Noong umalis na siya, Mama Mia, ay umiyak ako ng umiyak. Hanggang sa naisipan kong tawagan si Lloyd. Dahil gabi na noon ay lumabas na lang ako ng boarding house kasi bawal na ang bisita. Nagkita kami ni Lloyd sa labas. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Sinabi ko na lang na nag-away kaming dalawa ni John. Tinanong niya ako kung sinaktan ba ako ni John pero sabi ko hindi. Bakit dumuguy ang labi mo? Tanong niya. Hindi na ako nakaimik noon. Sabi ko ako kasi ang nauna. Ako ang naunang nanampal kaya ginantihan lang ako ni John ng sampal. Mama Mia. Hanggang sa kinonsol ako ni Lloyd nung mga panahon na yon. At sabi niya doon na muna daw ako sa place niya. Kasi wala naman daw ang parents niya at bumalik na ang mga ito sa Maynila. Meron kasi silang sariling bahay dun sa lugar namin. Pero sa Maynila talaga nakabase ang kanyang mga magulang. Kaya naman sumama ako kay Lloyd. Pagdating namin doon ay pinaupo niya ako at binigyan ng tubig.
Pagkatapos ay pumunta siya ng kusina at kumuha ng ice cubes at nilagay yon sa ice bag at saka binigay sa akin. Nung hindi ko yun tanggapin, Mama Mia, ay siya na mismo ang naglapat noon sa may labi ko. Biglang sumakit yun. Kung kani-kanina lamang ay hindi ko naramdaman ang sakit, ngayon ay ramdam na ramdam ko na. Kaya ngumiwi ako at bigla kong inilayo ang mukha ko dun sa ice bag na hawak niya. Sorry, sorry naman. Dadahan-dahanin ko na lang, sabi niya. Kaya ayon, dinahan-dahan niya. Mama Mia, habang pinagmamasdan ko si Lloyd, na nilalapatan ako ng first aid dun sa sugat na natamu ko mula sa boyfriend kong si John, ay dun ko nakita na gwapo rin pala tong kaibigan ko. Napakaswerte pala ng magiging girlfriend ito. Nung mapansin niyang titig na titig ako sa kanya, ay tumingin siya sa akin. O ano? Bakit ka nakatitig? Tanong niya. Sabi ko, bakit ka nakatitig? Ulit niya nung hindi ako makasagot. Ah, wala. Naisip ko lang, bakit hindi ka pa nag-girlfriend? Tanong ko. Kasi wala pa po sa plano ko ang mag-girlfriend. Ang plano ko, maging engineer. Pagkatapos ay doon na sa Maynila, titira. Doon na maghahanap ng magandang trabaho. Gusto kong maging sikat na inhinyero. Sabi niya na makikita mo talagang ningning sa kanyang mga mata habang kinukwento ang bagay na yon. Oo nga pala, no? Sorry ah, ang tagal ko nang walang update sa'yo, sabi ko. Ayos lang yun, naiintindihan ko naman. Ganun talaga kayong mga babae kapag nagkaka-boyfriend na. Iniiwasan at naiiwan na kaming mga knight in shining armor niyong original, sabi niya sabay tawa. Sa pagtawa niya, Mama Mia, ay biglang gumalaw ang kanyang ulo at halos mapalapit na sa mukha ko ang kanyang mukha. Doon siya napigilan. Hanggang sa unti-unti ay naglapit ang mukha naming dalawa. Hanggang sa hinalikan niya ako. Nung una, Mama Mia, ay padampi-dampi lang ang halik na yon. Pero kalaunan ay hinalikan niya talaga ako ng dahan-dahan. Pero dahil sa sugat ko sa aking labi ay nasaktan ako at napaaray. Sorry, sorry, hindi ko sinasadya, sabi niya. Pagkatapos noon ay pinatulog na niya ako. Kinabukasan nung magising ako ay umuwi na ako ng boarding house. Hindi nagparamdam sa akin nung mga panahon na yon si John, Mama Mia. Ang alam ko ay umuwi siya dun sa probinsya nila para magbakasyon. Umabsent siya ng 3 araw. At sa 3 araw na yon, aaminin ko na namimiss ko siya. Aaminin ko na namimiss ko ang samahan naming dalawa. Kaya lang, Mama Mia, aaminin ko rin na nakaramdam ako ng kalayaan nung hindi siya nagpakita at nagparamdam sa akin. Lagi kaming magkasama ni Lloyd noon. Hanggang sa 3rd gabi nung magkasama kaming dalawa ay hindi na namin napigilan ang aming mga sarili. Nagsorry kasi siya paulit-ulit dun sa paghalik niya sa akin. At nung gabi na yon ay nagsorry siya ulit. Habang nandun pa rin kami sa bahay nila dahil wala pa rin doon ang kanyang mga magulang at siya lang mag-isa. Katatapos lang naming kumain ng dinner at katatapos lang din naming magligpit ng aming mga pinagkainan. Nasa may sala kami at nanonood ng paborito naming show na The Bachelors. Mama Mia, hanggang sa nung nagsorry ako ng nagsorry ay bigla niya, nung nagsorry siya ng nagsorry ay bigla ko na lang siyang hinalikan. Malalim ang halik na yon dahil hindi na masakit yung pasa at sugat ko sa aking labi. Hanggang sa ang halikan na yon ay lumalim ng lumalim. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, ay naghubad na kami ng damit sa isa't isa. Hanggang sa tuluyang may mangyari sa amin noong mga panahon na yon. At nung may mangyari nga sa aming dalawa ni Lloyd, Mama Mia, ay hindi ko alam kung ano ang aking mararamdaman. Magdadalawang taon na kami noon ni John, pero kailanman ay hindi pa kami umabot sa punto na nagkaroon kami ng physical na connection sa isa't isa.
Sure, meron yung mga halikan, mga momol-momol, pero hindi kami dumating sa punto na inangkin niya ang pagkababae ko. Si Lloyd ang nakauna sa akin. Si Lloyd ang unang umangkin ng aking katawan. Kaya, ewan ko kung ano ang dapat kong maramdaman. Siguradong sigurado noon ang puso ko na si John ang mahal ko. Dahil kahit ano pa ang gawin niyang pananakit sa akin ay hindi ko siya maiwan-iwan. Siguradong sigurado ako noon na mahal ko si John. Kaya lang nung may mangyari sa aming dalawa ni Lloyd, Mama Mia, nagulo na ang utak ko. Nagulo na ang isipan ko. Nagising ako, tulog na tulog pa si Lloyd. Kaya naman nagbihis na ako, Mama Mia, at umalis na. Pagkalis ko ay umuwi agad ako ng boarding house. Hindi ako nakatulog nung nakarating na ako sa boarding house. Lagi kong iniisip, Mama Mia. Lagi kong iniisip na siguro may pagtingin din ako kay Lloyd, ano? Kasi bakit ko nagawang maibigay sa kanya ang aking katawan? O siguro baka nadala lang ako ng sitwasyon at nadala lang ako ng emosyon ko dahil nag-uusap kaming dalawa nung gabing yon tungkol sa relasyon naming dalawa ni John. Isang araw din akong hindi nagparamdam kay Lloyd. Hanggang siya na mismo ang dumalaw dun sa boarding house ko. Nag-usap kaming dalawa at sinabing ililihim na lang namin ang nangyari. Pero hindi naman natigil dun, Mama Mia. Bagos ay parang meron na kaming naging usapan dalawa ni Lloyd na may relasyon kami na hindi, parang ganun. Hindi kami mag-on pero nagjujugjugan kaming dalawa. Friends with benefits, yun ba ang tawag sa bagay na yun? Ah, ewan. Siguro nga yun ang tawag sa bagay na yun. Pero isa lang ang sigurado ako. Na-enjoy ko ang company ni Lloyd. Hanggang sa nung enjoy na ako sa company ni Lloyd, Mama Mia, ay bigla namang bumalik si John. Pinuntahan niya ako sa classroom namin na parang walang nangyari. May dala pa siyang mga pasalubong galing sa probinsya nila. Tapos binigay pa niya sa akin yung niluto ng mama niya na specialty nito. Love, namiss talaga kita, sabi niya. Dahil marami na namang nakarinig ay marami na namang kinilig. Napakaswerte ko raw talaga sa boyfriend kong si John. Siguro nga swerte kung hindi nila alam ang totoong nangyayari behind closed doors. Tinanggap ko lahat ng pasalubong niya dahil ang totoo ay natuwa ako nung makita ko siya ulit, Mama Mia. Hinalikan pa niya ako noon sa harap ng maraming tao at nagtilian na naman ng mga kababaihan. Pagkatapos ng klase ay sinundo niya ako. Nag-dinner kami, pagkatapos ay ihahatid na niya ako nung bigla siyang nagtanong kung ano ang ginawa ko sa mga araw na wala siya. Wala naman. Ano lang, kasama mga kaibigan ko tapos nag-focus lang ako sa studies, sabi ko. Akala ko ayos na kami dahil maayos naman ang pakikitungo niya sa akin mula umaga hanggang sa dumating kami sa puntong yon ng aming pag-uusap, Mama Mia. Sigurado ka ba, love? Wala kang ibang ginawa? Wala akong ibang ginawa, sabi ko. Sigurado ka, ha? Oo nga. Ginalingan ko talaga ang pagsisinungaling dahil ayoko, Mama Mia, na mabukon niya na may nangyari sa aming dalawa ni Lloyd. Tsaka ko na lang iisipin kapag nadiskubri na niya na hindi na ako birhen. Alam kasi ni John, Mama Mia, na kahit meron na akong mga boyfriend dati pa, walang ni isa mang lalaking nakagalaw sa akin. Kaya ang sabi niya ay ire-reserve raw niya ang aking pagkababae kapag kasal na kaming dalawa. Isa po yun sa mga bagay na ikinabilib ko sa kanya. Isa po yun sa mga bagay kaya ako masyadong na in love at nahulog sa kanya. Inisip ko paano kaya kapag aayain na niya kung may mangyari sa aming dalawa tapos nalaman niyang may nakauna na sa kanya. Baka mapatay niya ako, sabi ko sa isip ko. Pero tsaka ko na lang iisipin yon kapag nangyari na. Ginalingan ko ang pagsisinungaling. Noong inihatid na niya ako sa dorm at nagpaalam na ako sa kanya, hindi pa siya umalis. Tumalikod na ako para pumasok dun sa gate pero bigla niyang hinila ang braso ko.
Malakas ang pagkakahila noon, Mama Mia, kaya medyo nasaktan ako. Napaaray ako, Mama Mia. Aray, sabi ko. Ano bang meron? Bakit ka bigla-bigla nang hihila dyan? Siguraduhin mo lang talaga, Joy. Siguraduhin mo lang na nagsasabi ka sa akin ng totoo. Dahil alam mo na ang pwedeng mangyari kapag hindi. Pagkatapos niyang sabihin yun, Mama Mia, ay diniinan niya pa ang paghawak sa aking braso, tsaka niya ito binitawan ng pabalibag. Sige, alis na ako. Paalam niya. Pumasok ako noon sa loob. Pero takot na takot ako. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan ay nagising ako sa text message sa akin ni Lloyd. Bakit daw hindi ako nagpakita sa kanya? Bakit daw hindi ako pumunta sa bahay nila? Sabi ko, tsaka na lang dahil bumalik na si John. Tinawagan niya ako, Mama Mia. Akala ko ba hihiwalayan mo na si John? Ano ba yung nangyayari sa ating dalawa, Joy? Wala lang ba yun sa'yo? Wala lang ba sa'yo ang paulit-ulit nating pagsasalo sa kama? Nakiusap ako kay Lloyd, Mama Mia, nakalimutan na niya lahat ng nangyari sa amin. Nakiusap ako na tigilan na niya ako. Nahayaan na niya ako kay John dahil nagbabago na naman si John, Mama Mia. Umiyak pa ako noon. Nakiusap sa kanya. Bigla siyang bumuntong hininga sa kabilang linya tapos pinutol ang tawag na yun. At mula sa araw na yun, ay hindi na ako tinawagan pa ni Lloyd. Hanggang sa isang araw na balitaan ko na lang, Mama Mia, na umalis na pala si Lloyd at hindi na niya pinagpatuloy ang kanyang kurso dun sa school namin. Ang uling balita ko ay binenta na raw ang bahay nila dun sa aming lugar. At sabi ng mga kaklasiko ay pumunta na raw ito ng Maynila at nag-transfer na raw. Pumunta pa talaga ako ng registrar at tinanong kung totoo. Buti na lang talaga at sinabi sa akin ng registrar yun. Sinabi niya na oo, lumipat na ito. Tinanong ko pa kung saan lumipat pero hindi raw nila alam. Kumuha lang daw si Lloyd ng mga credentials huling araw niya sa school, 2 linggo na ang nakakalipas para raw sa kaniyang transfer. Tinawagan ko si Lloyd, Mama Mia. Gusto kong itanong sa kanya kung ako ba ang dahilan kung bakit siya hindi na nagparamdam at lumipat pa talaga ng eskwelahan. Pero habang tinatawagan ko siya, ay hindi naman niya ako sinasagot. Nag-ring lang nag-ring ang kaniyang cellphone. Tinext ko siya pero wala rin siyang reply. Hanggang sa matapos ang 2 araw ng pilit kong pag-contact sa kanya, ay hindi ko na talaga makontakt ang number niya. Tuluyan na niya akong nilayuan. Ewan ko kung bakit ako nalungkot. Ewan ko kung bakit ako naiiyak sa isipin na baka hindi na kami magkitang muli ni Lloyd. Ako naman ang may gusto nito, di ba? Ako naman ang nakiusap sa kanya na iwasan na niya ako. Naiwasan na namin ang isa't isa. Pero bakit ngayon ako pa rin ang nasasaktan? Bakit ngayon ako ang umiiyak? Bakit namimiss ko siya? Bakit hinahanap-hanap ko ang yakap niya, ang bawat halik niya, ang bawat pagdikit ng katawan namin sa isa't isa? Baliw talaga. Baliw ka talaga, Joy, sabi ko sa sarili ko. Pinilit kong kalimutan si Lloyd at ang lahat ng mga nangyari sa amin, Mama Mia. Pinilit ko lahat yun na bitawan. Pero ang hindi ko alam ay may mangyayari pala na siyang magiging mitsa ng buhay ko. Isang pangyayari, Mama Mia, na magiging mitsa ng aking kamatayan. Isang araw, magkasama kami noon ni John. Masaya pa kami noon, nag-uusap. Pagkatapos ay lagi pa niya akong sinasabihan ng mahal na mahal niya ako. Para bang unti-unting bumabalik yung John dati. Hindi na rin siya masyadong nananakit sa akin, Mama Mia. Siguro dahil hindi na rin ako nananakit sa kanya. Hindi ko na siya pinipisikal kapag nag-aaway kami. Nag-walk out na lamang ako. Noong mga unang panahon kapag nag-walk out ako ay hinihila niya ang braso ko. Pero hindi ko siya ginagantihan. Ewan ko. Siguro dahil napapagod na rin akong magiging kaaway siya.
hanggang sa unti-unti ay tumigil din naman ang pananakit sa akin ni John. Kaya naisip ko, hindi pala dapat siya ang binabago ko kundi ang sarili ko. Kasi kapag binago ko ang sarili ko, napipilitan din siyang magbago ng sarili niya. Naging maayos kami in short. At nung araw na yon ay sweet na sweet pa kami sa isa't isa. Ang dami-dami pa niyang plano para sa amin. Malapit na kaming graduate noon, Mama Mia. Sabi niya, sabay daw kaming maghahanap ng trabaho. Sabi niya, sabay daw kaming aasenso financially para sabay kaming mag-ipon para sa aming kinabukasan at sa aming magiging future family. Kung tutuusin, dapat masaya ako, no? Kasi yung mahal ko, merong plano. Yung mahal ko, gustong-gusto na magkatuluyan kaming dalawa. Pero sa bawat araw na lumilipas, Mama Mia, ay parang nawawalan na ako ng gana sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas ay parang mas inuuna ko pa ang pag-iisip kung nasaan na kaya si Lloyd. At nung araw na yun na magkasama kaming dalawa ni John, Mama Mia, ay bigla na lang akong nasuka. Di ko alam. Pinapunta niya ako sa clinic at binigyan naman ako ng gamot para pampatigil sa pagsusuka. Baka meron lang daw akong hyperacidity. Pero hindi nawala yun. Hanggang sa nung maghapon na, ay naglalakad kaming dalawa ni John sa loob ng school campus nung bigla na lang akong nahilo. Ang huling naaalala ko ay kumapit ako sa kanya pero tuluyan po akong nawalan ng malay. Nung magising ako, Mama Mia, ay nasa ospital na ako. Galit na mukha ni John ang nakita ko. Anong nangyari? Tanong ko. Pwede ka na raw makalabas. Sabi niya sa akin pero biglang nawala ang kanyang sweetness, Mama Mia. Wala naman daw, nahilo ka lang. Hindi ko na nakausap ang doktor. Siya na ang kinausap nito at siya na rin ang nagbayad para ma-discharge agad ako sa ospital. Mama Mia, habang nasa taxi kami at nasa biyahe ay wala kaming imikan. Sabi niya, dun daw muna ako sa pad niya. Hindi, uuwi ako, wala akong damit eh, sabi ko. Ihahatid din kita mamayang gabi sa boarding house mo. Hindi na ako nakapalagpa nung sinabi na niya sa taxi driver ang address ng kaniyang pad. Pagkarating namin sa kaniyang pad, Mama Mia, ay bigla kaming pumasok sa loob. At nung maisara niya ang pintuan, ay dun na lumabas ang lahat ng galit niya. Ang totoo, kanina pa ako nakakaramdam ng tensyon sa pagitan namin habang nandun pa kaming dalawa sa ospital. Hindi ko mabasa ang ekspresyon ng kaniyang mukha. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Anong totoo? Sino bang gumagalaw sa'yo? Gumagalaw? Ano naman ba to dyan, ha? Ano na naman ba to? Maang-maangan ko, Mama Mia. Pero bigla niyang hinablot ang braso ko. Pagkatapos halos pigain na niya ang braso ko, Mama Mia, at nasasaktan na ako. Umiiyak na ako noon dahil sa sobrang sakit. Bitawan mo nga ako dyan, nasasaktan ako, sabi ko. Sasaktan talaga kitang walang niyang babae ka. Napakalandi mo. Ano bang sinasabi mo dyan, ha? Anong-anong sinasabi ko? Paano ka mabubuntis? Si Mama Mary ka ba? Kung walang gumagalaw sa'yo? Tanong niya. Buntis? Ulit ko sa kanyang sinabi. Ah, so hindi mo alam na nagbunga ang kalandian mo? Sino ba yung kalandian mo, ha? Sino bang gumagalaw sa'yo? Sa galit niya, Mama Mia, ay tinulak niya ako at nahampas ako sa may sofa. Sobrang galit na galit siya sa akin noon. Pinagsasasampal niya ako. Umiyak ako ng umiyak at pilit ko siyang nilalabanan pero tulad nga ng sabi ko, iba naman ang lakas ng babae sa lalaki. Hanggang sa sinuntok na niya ako sa aking tagiliran. Doon ako halos mawala ng mulat, Mama Mia. Sabi ko sa kanya, ipapapulis ko siya. Pero alam mo ba kung ano ang sagot niya, Mama Mia? Gawin ko raw. Dahil kapag gagawin kong ipapupulis ko siya, siguraduhin ko raw na maraming marami akong pera
dahil lalabanan daw niya ang kasong isasampa ko. Alam ko, Mama Mia, alam kong matatalo din ako dahil halos lahat ng pamilya ni John ay mga abogado. Kaya wala akong ibang nagawa noon kundi ang umiyak. Umiyak ng umiyak. Kung hindi pa siya naiihi, Mama Mia, ay hindi pa niya ako titigilan sa pambubugbog niya. Nung pumunta siya ng banyo, ay ginawa ko ang lahat para makalabas doon. Kahit na paika-ika na ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Buti na lang talaga at nakalimutan niyang ilak yung pinto. Nasa labas na ako ng gate noon nung bigla siyang sumigaw. "San ka pupunta? Babae ka!" sigaw niya. Sakto naman na may dumaang tricycle, Mama Mia, kaya pinara ko yun. Sa pagpara ko ay agad kong pinuntahan ang isa kong kaibigang babae. Hindi ako umuwi ng dorm dahil alam kong dun ako hahanapin ni John. Hindi rin ako makatawag sa parents ko, Mama Mia, dahil naiwan ko ang bag ko dun sa pad ni John. Nung dumating ako sa bahay ng kaibigan ko, nagpapasalamat talaga ako dahil nandun siya. Pinapasok niya ako at tinanong kung anong nangyari. Mama Mia, bago pa ako makapagsalita ay nakaramdam ako na parang may tumutulo sa may hita ko. Nung tignan naming dalawang yun ay nataranta kami nung makita namin na dugo yun. Agad-agad nila akong isinugod sa ospital kasama ang kaniyang mga magulang. Tinawagan din nila ang mga magulang ko, Mama Mia. Doon na nalaman ng mga magulang ko ang nangyari. Doon ko na sinabi sa kanila ang lahat mula sa naging pananakit sa akin ang pisikal ni John. "Kakasuhan ko ang lalaking yun," sabi ni Papa. "Huwag na po, mapapahiya lang po tayo," sabi ko. "Buntis po kasi ako at hindi si John ang ama." Noon mas nagulat sa akin ang mga magulang ko. Alam ko, Mama Mia, na na-disappoint ko sila. Galit na galit sila nung nalaman nila yun. "Paanong hindi si John ang ama?" Kwinento ko sa kanila ang lahat. Mama Mia, hindi ko na lang sinabi kung sino. Hindi ko sinabi na ang ama ng pinagbubuntis ko ay walang iba kundi si Lloyd na kaibigan ko, na kilala din nila. Dahil ayokong guluhin ang buhay ni Lloyd. Naisip ko nung mga panahon na yun, Mama Mia, na baka maayos na ang buhay ng kaibigan ko. Baka guguluhin ko lang ulit ito. At kapag ginulo ko ito, wala nang magandang matitira pa sa akin. Kaya hinayaan ko na lang sila na isipin na pariwara akong babae na hindi ko kilala ang ama ng anak ko. Hinayaan ko na lang sila na ganun ang isa-isip at isa-puso nila. Mama Mia, galit na galit ang mga magulang ko pero hindi rin naman nila ako pinabayaan. Pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko hanggang sa matapos ang semester na yun dahil hindi pa naman halata ang tiyan ko nung mga panahon na yun. Noong nagtapos na ako sa semester na yun ay hindi na muna ako nagpatuloy para pagtuunan ng pansin ang aking pagbubuntis. Buti na lang talaga at hindi nalaglag yung bata sa pananakit na inabot ko noon kay John. Kung yung iba madaling malaglagan, ako naman, Mama Mia, maswerte dahil kapit na kapit ang anak ko sa sinapupunan ko. Hanggang sa makapanganak na ako, Mama Mia. Pagkapanganak ko, 6 months lang ay bumalik na ako sa pag-aaral ko. Sinuportahan ako ng mga magulang ko. Minahal nila ang anak ko. Ganun naman daw, sabi ng karamihan. Mas mahal ang apo kesa sa sariling anak. Talagang nakita ko yun sa mga magulang ko dahil sobra nilang mahal na mahal ang anak ko. Hanggang sa nakapagtapos na ako ng pag-aaral, Mama Mia. Nakapag-take na rin ako ng board exam at nakapasa at nagtrabaho na rin dun sa lugar namin. 3 taon na noon ang baby ko nung may biglang bumisita sa bahay namin. Gulat na gulat ako, Mama Mia. Walang iba yun kundi si Lloyd. "Lloyd, anong ginagawa mo dito?" Tsaka pa lang daw niya nalaman, Mama Mia, nabuntis niya ako nung nakaraang buwan pa lang. Kung hindi pa raw sila nagkita nung kaibigan ko dun sa Maynila, yung kaibigan na pinuntahan ko matapos kong lumayas kay John ay hindi pa raw niya malalaman na nagbunga pala ang mga ginawa namin. Nahiya ako sa kanya, Mama Mia.
Siya pa talaga mismo ang nagsabi sa mga magulang ko na siya ang ama ng baby girl ko. Mananagutan niya raw ako. Pakakasalan niya raw ako pero hindi ako pumayag. Ayokong magpakasal tayo ng dahilang sa bata. Lloyd, marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Kinaya ko naman na mag-isa lang ako. Oo, papayagan kita na makilala ang anak natin. Papayagan kita na maging bahagi ng buhay niya. Pero, kasobrahan naman kung pakakasalan mo ako ng dahil doon. Pero Mama Mia, pilit niyang sinasabi na gusto niyang magpakasal kaming dalawa. Nung tinanong ko siya ng tinanong kung bakit, ay sinabi niyang matagal na raw niya akong mahal. Kaya raw kailanman hindi siya nag-girlfriend. Nung naging magkaibigan kami, ay dahil umaasa siya na makakapagsabi siya sa akin ng kanyang tunay na nararamdaman. Kaya lang, masyado raw talaga siyang takot at masyadong torpe at naunahan pa siya ni John. Pero nagkaroon ka ng girlfriend dun sa Maynila, diba? Nabalitaan ko rin kasi. Oo, nagka-girlfriend ako dahil akala ko wala na akong chance sa'yo. Pero ngayon, single na single ako. Matagal na, 1 taon na. Siguro dahil itinada na talaga tayo sa isa't isa, Joy. Please naman oh, bigyan mo ako ng pagkakataon. Mama Mia, hindi ko siya kaagad sinagot. Dahil nagdududa talaga ako na baka awa lang ang nararamdaman niya sa akin o baka gusto lang niya talaga na maging tuluyang bahagi sa buhay ng anak naming dalawa. Pero't pinatunayan ni Lloyd sa akin sa bawat araw na totoo at sincero ang kanyang intensyon sa akin. Hanggang sa lumipas ang 6 na buwan ng kanyang panliligaw, hindi nagtagal Mama Mia ay sinagot ko na rin siya at handang-handa siya agad na magpakasal kaming dalawa. Hindi naman ako nagpakipot pa. Sa aming first anniversary, nung nakaraang Nobyembre, Mama Mia, ay ginanap ang kasal namin. Maglilimang taon na ngayon ng aming panganay at magkakaroon na rin ito ng kasunod. Dito na rin ako sa Maynila ngayon, Mama Mia. Dito na ako nagtatrabaho at dito na rin kami bumubuo ng buhay namin bilang pamilya ni Lloyd at ng aming panganay at magiging kasunod na anak. Kung tatanungin niyo ako kung nagsisisi ako sa mga desisyon ko sa buhay, hindi ko alam. Hindi ko masasagot at hindi ko na rin iisipin. Kung tatanungin niyo ako kung kumusta na si John, ay lalong hindi ko alam dahil wala na akong naging balita pa sa kanya. Mama Mia, ibinahagi ko po ang kwento ko para sana pagtuunan ng aral, lalo na nung mga kababaihan. Kapag ang lalaki nananakit sa iyo ng pisikal, hindi ka talaga nito tunay na mahal. Huwag mo nang ipaglaban kung ang pagkapanalo ay malayo naman sa kasiguraduhan. Lagi mong piliin ang sarili mo. Huwag kang gumaya sa akin. Maswerte ako dahil may isang Lloyd na nagmahal sa akin ng palihim. Maswerte ako dahil nakatakas ako sa malaimpyernong buhay ko kasama si John. Sana kayo din. Matuto kayong panindigan ang sarili niyo at huwag niyong hahayaan na basta-basta kayong saktan, lalong-lalo na ng ibang tao. Maraming salamat po, Mama Mia, at hanggang dito na lamang itong sulat ko. Lubos na gumagalang, Joy. Ewan ko, may mga babae talaga, o kahit lalaki, o kahit na sino, nagpapakamartir dahil sa pag-ibig, ano? Kahit nasasaktan na sila ng pisikal, emotional, sige pa rin ang sige. Hala pa rin ang hala. Hindi iniisip na pwede silang magkaroon ng matinding sakit kapag dumating ang panahon na tuluyan talagang naabuso ang kanilang mga katawan. Ang iniisip lang ay yung mga magagandang memories. Ganun naman talaga yung mga mapang-abusong tao, yung mga predators kung tinatawag. Diba? Mag-i-invest muna yan sa'yo. Papakitaan ka muna ng mga magaganda hanggang sa magiging dependent ka na sa kanya, hulog na hulog ka na. Lahat ng bagay tungkol sa buhay mo nakadepende na sa bawat kilos at reaksyon niya sa'yo. Pagkatapos kapag nalaman nila at nakita nilang dependent ka na, tsaka kanila aabusuhin. Hindi ko naman sinasabing tama ang ginawa ni Joy. Mali pa rin yun. Mali ang manakit.
Kahit na babae ka, lalaki ka, kung ano mang gender mo, mali talaga ang manakit, lalo na physical. Nakaka-insulto yun eh. So mali na inunahan mo siyang saktan. Pero hindi rin tama, nasaktan ka niya ng saktan dahil sinaktan mo siya. Kasi masyadong toxic yung relationship niyo eh. At hindi rin tama na nakipagjugjugan ka kay Lloyd habang meron ka pang boyfriend, okay? Pag hindi ka na masaya, kumalas ka. Kapag nasasaktan ka na, lalong kumalas ka. Dahil hindi mo mahahanap ang taong para sa'yo kung patuloy ka pang nakahawak sa maling tao. Maraming maraming salamat, Joy, sa pag-share mo ng iyong kwento. Naway, gaya ng sabi mo, kinapulutan talaga ito ng aral ng ating mga tagapakinig. Kung ikaw nakarelate ka sa story ni Joy o kung gusto mo to, please like and share this video. And syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Alam kong may mga nanonood dyan na hindi pa nakapag-subscribe. Nag-iisip pa kung worth it ang mag-subscribe. Naku, isipin nyo na. Worth it talaga eh, di ba? Mag-subscribe kayo tapos mag-click ng notification bell para laging updated sa tuwing may bago tayong video na ilalabas. And syempre, huwag kalimutan, meron tayong ibang mga social media accounts, TikTok, Twitter, ay wala akong Twitter, TikTok, Instagram, tsaka Facebook, Mama Mia CBO. Kung meron kayong sariling kwento na tulad nito, nakaka-inspire o di kaya naman, ay gusto nyo lang talagang maglabas ng inyong mga hinanaing at mga hinanakit sa buhay, pwede po kayong mag-email mamamiacdo0317@gmail.com. Yun lang po for today's video. Magandang araw sa inyong lahat.